Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Batang lalaki na nakikipagsagutan sa kanyang mga kuya, viral. Bata, umiyak nga pa talaga? Kwelang inspirational quotes ng netizens sa Messenger at Instagram notes, kinaaliwan. Viral content creator, binatikos online matapos umanong mandiri sa Dilatang Sardinas. Unang kaldero na ginamit ng online sensation na si Diwata sa kanyang paresan, binili ng vlogger-collector na si Boss Toyo. At 90s boy group Street Boys, magkakaroon ng reunion concert sa Nobyembre. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Sama-sama tayo, Pilipino! Para sa ating unang trending story, panganay na bunso. Bigyan na yan ng award. Palaisipan sa mga netizen kung acting lang ba o totohanan na ang pag-iyak ng batang ito sa isang video na viral online. Tila seryoso kasi ang bata na pinagsasabihan at halos sinusumbatan pa ang mga nakakatandang kapatid. Kuha naman niya ang loob ng netizen sa kanyang mga patutsyada na pinupuri siya sa comment section. Pero, totoong luha na nga ba ito? Alamin ang kwento ng magkuyang ito sa Trending Report ni Rose Bobiera. Halo-halo ang emosyon ng mga netizen sa viral video na ito kung saan mistulang nagbibiruan ang magkakapatid na maya-maya lang ay nauwi sa iyakan. Pagbibiru pa ng nakakatandang kapatid na si Lawrence Clark na siya ring uploader ng video, pwede na raw mag-artista ang bunso nilang kapatid na si Glenn dahil sa potential nito. Kitang-kita kasi sa video na punong-puno ng emosyon with matching actions pa ang bata habang tila pinagsasabihan ang kuya. Halos umiiyak na ito habang pagalit niyang sinasabi na mahal niya raw ito. Sino nagmamahal sa iyo, kapatid mo, diba? Sino nag-aalaga sa iyo, mga magulang mo, diba? Sa aking naging panayam kay Lawrence, biniro niya raw ang kanyang kapatid na aalis na siya at hindi na babalik. Kaya ito namang si Glenn, umiyak na lang at nagsimula na silang pabirong nagsagutan. Dito niya raw naisipan na kuhanan ito ng video. Hirit pa ni bunso, handa raw siyang bigyan ng pera ang kapatid sa tangkaumano na pigilan ang pag-alis ng kanyang kuya. Pero bakit hindi ko na maramdaman yung mga pagmamahal nila? Pinuri naman ng mga netizen ang pagiging mature ni Glenn. Ang iba, nag-iwan ng mga comment kung paano sila nakaka-relate bilang mga bunso ng pamilya. Bagamat nag-alala ang marami at napatanong kung acting lang ba ito o talagang nagkakasakita na ng damdamin ang magkakapatid, siniguro ni Clark na biro lang ang lahat. Paglilinaw pa nito, hindi raw naaagrabyado ang kanilang bunso. Sa katunayan, sobrang close raw nila dahil halos siya na ang nagpalaki sa kapatid. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Bobiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Hindi po talaga kami nag-aaway. Nag-aasaran lang po talaga, parang nagkukulitan lang. And sobrang close po kami ng kapatid ko na yon. Ako po yung nag-alaga sa kanya simula bata pa po siya, kaya hindi po kami mahiwalay sa isa't isa. Sa ating next viral story, motivational notes. Iba talaga ang kiliti kapag humor na ng mga Pinoy ang pinag-uusapan. Sigurado akong dumaan na rin sa mga feed ninyo ang ilang kwelang entries ng mga netizens sa Messenger at Instagram notes. Kung hanap mo kasi motivational quote plus laugh trip, ay sama-sama nating panoorin ang trending report ni Millie Borja. Ang mga Pinoy hindi talaga mawawala ng entries sa lahat ng bagay. Sinong mag-aakalang ang simpleng feature na note sa social media platforms na Facebook Messenger at Instagram, maiisipan pang gawa ng mapagkakatuwaan.
Ilang notes kasi o yung mga maliliit na bubble na nakapin sa icon ng user ang nagva-viral ngayon. Dahil imbis na inspirational at motivational quotes patungkol sa eskwelahan, trabaho, love life, buhay at kung ano pang pwedeng paghugutan, kanya-kanyang entry sila kung saan binabago o sinasadyang maliin ang ilang words sa phrases para magmukhang katawa-tawa. Kabilang sa mga top entry ay ang isang ito, na imbis na thesis defended, tila naka-offend pa ata sa thesis offended. Ang isa namang ito, hindi mo alam kung mamomotivate ka o susuko na lang sa quote na sa halip ay keep up the good work, naging give up the good work. O eto, tip para sa mga patuloy pang umaasa o kumakapit. Sometimes, you just have to let's go. Ay este, let go pala. Ito naman tila na mekus-mekus na at napagbaliktad na rin ang konteksto ng original na quote dahil ang sabi, don't settle for the best when you deserve the less. Mas mekus-mekus pa ang isang ito dahil two phrases in one note kumbaga. Dahil paalala, great power comes with drink responsibly. Ilan lang yan sa mga nakatutuwang entry na tiyak ay napadaan sa feed ng mga netizen. Pero paalala, huwag seryosohin ang mga motivational quote turned into meme na notes. At baka ang ilan, i-apply talaga sa totoong buhay. Para sa Deezer HTV, ito si Milly Borja, Sama-sama Tayo, Pilipino. Sa ating next trending topic, Mega Noon! Naghihimutok sa galit ang mga netizens matapos mag-viral online ang video ng isang TikToker na sinubukang kumain ng isang dilatang sardinas. Makikita kasi sa video kung paanong pinandirihan ng content creator ang pagkain na karaniwang kinakain ng mga ordinaryong Pilipino. Ang kwento sa likod ng kontrobersyal na issue, silipin sa trending report ni Arnold Herrera. Na ho siya. Pag niyo ako i-judge ha. Dahil sa video na ito, laman ngayon ng mga balita ang TikTok content creator na si Tito Mars. Sa kanyang burado ng viral video, makikita na tila magsasagawa lang ng isang simpleng food review ang TikToker. Tampok ang isang lokal na brand ng sardinas. Ang problema, tila diring-diri at naduduwal ito sa amoy at lasa ng sardinas hanggang sa punto na iniluwa pa niya ito mula sa kanyang bibig. Ang kanyang video, inulan ng Batikos Online dahil umano sa pamamahiya nito sa isa sa mga pagkaing bumubuhay sa ordinaryong pamilyang Pilipino. May mga nagsasabi rin na OA lang si Tito Mars at halatang gusto lang mag-viral. Maski ang comedian actress na si Pokwak, tila pinatamaan din ang viral TikToker sa pamamagitan ng isang Instagram video. Sobrang love na love ko ang sardinas. Kaya yung mga gumagawa dyan ng content na parang diring-diri sa sardinas, parang pinandirian mo na lang yung kung ano lang yung kaya ng kainin ng mga kababayan nating naghihirap na hindi naman nila gustong maging mahirap. Samantala, dumepensa naman ang content creator sa akusasyon na binabastos nito ang pagkain ng mga may hirap. Dahil kung ginawa raw niya ito, ay siya rin mismo ang tatamaan. Lalo't itinuturing din daw nito ang sarili bilang mahirap. Gayunman, hindi nito direktang sinagot kung talaga bang hindi siya kumakain ng sardinas. Sa ngayon, burado na ang viral video matapos i-mass report ng netizens. Para sa DZRH-TV, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa ating next viral story, Kaldero ni Diwata. Isa na namang iconic gamit ang napasakamay ng vlogger-collector na si Boss Toyo. Yan ay matapos ibenta sa kanya ng online sensation na si Diwata ang unang kaldero na ginamit ito sa pagtitinda ng pares. Magkano naman kaya ang napagkasunduan nilang presyo? Alamin yan sa report ni Rovic Manuel. Sa
Sa halagang 3,000 piso, ibinenta ng online sensation na si Diwata ang unang kaldero na kaniyang ginamit sa kaniyang pinipilahang Parisan business sa Pasay City. Ang bumili nito, walang iba kundi ang content creator at collector sa likod ng Pinoy Pawn Stars na si Boss Toyo. Ayon kay Diwata, ang kalderong ito na lamang ang natira noong nag-clearing operation sa pinapwestohan ng kaniyang cart taong 2020. Kaya naman may sentimental value na raw ito sa kanya. Ito naman, kaya ako binibinta, may sentimental value to sa akin kasi... Gano'n pangatagal sa iyan? Simula nung nag-start ako mag-Paris, ito talaga yung kaldero ko. Matapos magkasundo sa presyo, pinirmahan na ito ni Diwata ang naturang gamit sa panluto. Samantala, pangako naman ni Boss Toyo, i-display niya sa itinatayong museum ang kaldero ng online sensation kasama ang iba pang gamit ng mga sikat na kaniyang binili. Bago pumasok sa pagnenegosyo, si Diwata o Deo Balbuena sa tunay na buhay ay sumabak noon sa pagiging construction worker at minsan din itong napanood sa isang beauty pageant sa telebisyon para sa mga LGBTQ member. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, Sama-sama Tayo Pilipino. At para sa trending showbiz balita, mga batang 90s, kasado na sa Nobyembre ang reunion concert ng Street Boys. At a trailer ng dokumentaryo tungkol sa music icon na si Celine Dion, inilabas na. Mga detalye tutukan sa showbiz report na ito. Muling magsasama-sama sa dance floor ang iconic 90s dance group na The Street Boys para sa isang reunion concert sa November 8. Sa ilalim ng kanyang kumpanyang A-Team, ang singer-actor na si Augie Diaz, ang producer ng show na gaganapin sa New Frontier Theater sa Quezon City. Maliban sa Street Boys, ilang kilalang artist din aya ang magpe-perform sa gabing iyon. Matapos naman ang mahigit 3 dekada, masayang TV host actor na si Vong Navarro na muling makakasama sa stage ang mga kagrupo. Taong 1993 nang mabuo ang Street Boys na nakilala sa kanilang pangmalakasang acrobatic dance moves. Maliban kina Vong, Jong Hilario at Danilo Barrios na pinasok din ang mundo ng pag-arte, kabilang sa Street Boys sina Maynard Marceliano, Spencer Reyes, Joey Andres, Chris Cruz, Joseph De Leon, Michael Sismundo, Sherwin at Nico Manalo. Kung matatandaan, last April, ipinagdiwang ng Street Boys ang kanilang 31st anniversary bilang grupo. Samantala, sa iba pang balita, inilabas na ang trailer ng upcoming documentary tungkol sa legendary singer na si Celine Dion. Sa ituturing na love letter ng iconic superstar sa kanyang fans, ipinasilip ang makulay na pagtatanghal ng mga awit hanggang sa pakikipaglaban nito sa isang rare neurological disorder. People, I miss them. If I can't run, I'll walk. If I can't walk, I'll crawl. I won't stop. It's all coming back to me. December 2022 nang ma-diagnose ang singer na may stiff person syndrome, isang kondisyon kung saan tumitigas ang muscle sa ilang bahagi ng katawan na dahilan kung bakit kinailangan itong kanselahin ang kanyang mga concert. Sa June 25, mapapanood ang dokumentaryo na pinamagatang I Am Celine Dion mula sa direksyon ng Academy Awards nominee na si Irene Taylor. Ilan sa mga pinasikat na kanta ni Celine Dion ay My Heart Will Go On. All By Myself. To Love You More. At The Power of Love. Para sa DZRH TV, ito pa ang inyong showbiz angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Ito na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman i-tag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At iyan ang mga kwento sa likod ng mga nagwa-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuuin at i-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa
TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino.